operation. Siya nga po ay nahulihan natin na pinagbabawal na droga. At yan ay resulta ng aming one-time big time. At tuloy-tuloy pa rin natin gagawin yan, yung operation against illegal drugs. Araw-araw po, sa loob ng isang araw, meron po kaming lima na beses na mag-checkpoint para masiguro yung kaligtasan at saka itong darating na halalan para masiguro natin na maging peaceful, maidaos yung halalan na ito. Paano natin masisiguro naman sa bagay po ng ating mga motorista na hindi maabuso yung kanilang karapatan na maayos yung pagpapatupad ng ating mga pulis ng checkpoint? Para maiwasan naman po yung masyadong abala. Ano yung karaniwang hinahanap doon sa ating mga motorista na dapat dala nila at minsan ay magbibiyahe? Noong nakaraang araw, tayo nakapaglunsad naman ng operasyon laban sa illegal na droga at isang nakapag-aresto rin kami ng wanted person dahil nga din sa aming tuloy-tuloy na kampanya sa operation. So dito sa illegal drugs, sino ba sir yung na-aresto dito at paano po yung nagawa natin yung operation, sir? Oo, ito yung taga-barangay Tabuating na nahulihan po natin ng sa isinagawa nating bypass operation. Siya nga po ay nahulihan natin ng pinagbabawal na droga. At yan ay resulta ng aming one-time big time. At tuloy-tuloy pa rin natin gagawin yan, yung operation against illegal drugs. Kasama po ba sa watch list na rin yung arrested natin? Oo, ang arrested namin ay kasama to sa watch list ng San Leonardo PNP. So, asa na po ngayon? Kumusta na yung kaso? Naisampa natin yung kaso rito laban dito, no? Republic Act 9165 at kasalukuyan siya nakapit dito sa himpilan namin, dito sa San Leonardo Municipal Police Station. Actually sir, bago ka dito sa San Leonardo Police Station, pero kumusta po ba? Nagsagawa na ba kayo ng assessment o sitwasyon dito po sa inyong AOR? May kinalaman sa drugs? Ikalawang linggo ko ngayon at kaya nga na sinabi ko, tuloy-tuloy pa rin yung kampanya natin laban sa illegal na droga. So, base sa assessment natin na meron pa mga pangilan-ilan dito sa bayan ng San Leonardo. Nagkakaya ng operation laban po rito sa mga suspected personality. Mm-hmm. Yung po naman isa sa istapa, paano naman yung kaso nito, sir? Ito, kung pagkakahuli natin, itong arrested wanted person natin ito ay may kasong istapa. Dito sa San Leonardo din, San Leonardo Municipal Trial Court. So ito po ay may piyansa naman, ano po? Maliit lang yung piyansa nito, halagang 20,000 lang yung kanyang piyansa dahil para mabigyan siya ng pansamantalang kalayaan. At ito ay nakapaglagak na nga ng piyasa, kaya siya ay nakalabas na. So sir, kumusta yung ano natin, kampanya natin dito sa ngayon nag-election na sir? Yung mga checkpoint natin sir, talaga nakalatag po? Dahil na rin sa direktiba ng ating mahal na Chief PNP na si Police General Leonardo Carlos, mahigpit niyang pinababantayan ang lalong-lalong, particular dito sa probinsya ng Ebesia at dito sa bayan ng San Leonardo, sa District 4. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang pagbabantay. Actually, araw-araw po, sa loob ng isang araw, meron po kaming lima na beses na mag-checkpoint para masiguro yung kaligtasan at saka itong darating na halalan para masiguro natin na maging peaceful, maidaos yung halalan na ito. May paalala po ba tayo sa ating mga kababayan, sir? Paalala ko lang sa mga ginagawa naming checkpoint o plansita, yung pag-iintindi po nila dapat ang kailangan po na maunawaan po sana nila yung aming ginagawa dahil sa kapakanan po nila, kasiguruhan na masiguro po natin talagang ligtas ang ating lansangan, ang ating mga kakalsadahan, lalo-lalo na doon sa ating mga commuters. Yan lang po yung ating paalala. Doon naman sa illegal na droga, isa naman pong babala ang aming pong
ibibigay sa mga personalidad. Sana eh itigil nila yung kanilang mga gawain tungkol sa illegal na droga dahil ang PNP ay hindi po titigil sa pag-ooperate o paglulunsad ng mga operasyon laban po sa pinagbabawal na gamot. May lamang po. Ano natin masisiguro naman sa bagay po ng ating mga motorista na hindi maabuso yung kanilang karapatan na maayos yung pagpapatupad ng ating mga pulis ng checkpoint? Yun nga po, unang-una sa checkpoint po natin. Ano? Lagi po natin sila nire-remind para hindi naman po maabuso ang mga commuters na dumadaan po. Yun lamang pong nasasaad sa batas yung ating ginagawa. For example, yung ating approach at saka yung Plainview Doctrine lang po yung ating ipapatupad sa checkpoint operation ng ating mga kapulisan. Para maiwasan naman po yung masyadong abala, ano yung karaniwang hinahanap doon sa ating mga motorista na dapat dala nila at may sila magbibiyahe? Unang-una po sa mga motorcycle, kailangan po siyempre yung ating mga dokumento at sa mga four wheels naman, mabilisan lang naman po yung ginagawa nating pag-check upang masiguro lang natin na sila iligtas. At yun nga po ang pinapatupad natin, unang-una yung omnibus election code o yung illegal possession of firearms. At dahil kung sila po ay mahulihan, dalawa po kagad yung kanilang makakaharapin, illegal possession at saka yung violation ng election omnibus code na pang MTC at saka RTC po yung kanilang kakaharapin. So huwag na po sana magdala? Yun nga po ang ating pinapakiusap na since na suspended po ang lahat po ng dokumento sa ating mga dalang baril, wala po tayong PTC, suspended po yung pag-ibigin ng PTC, wala po yung mission order na tinatawag, mga lisensya, suspended po lahat yan. Unless kung kayo po ay inaprubahan ng Commission on Election ng Certificate of Authority, yan po lang yung ating pinapayagan. Karamihan po na mayroong ganyan, Certificate of Authority, ayun lamang po mga law enforcers tulad na Philippine National Police. At naka-uniform yung pakailangan. Ano? At kailangan po ay nakatamang bihis, naka-uniform po yung ating mga kapulisan.